5 seconds remaining. And we are back, mga sir. Sa wakas, napanood na. Yes. Panalo na naman tayo. Sure win na to. Sure win na to. Napanood natin ang in-game. So may in-game sounds na po ulit. And TNC Gambit 1-1. So make sure na magkakaroon tayo ng game number 4. So energy, energy. Wake up. Kaya wake i-share up. Nyo na po yung ating live stream. Okay, yan. TNC naman, binandito. Itong Tekis. Na, syempre, makulit dyan, Tekis na yan. Talagang hindi. Ayan din yung nagpapahirap sa kanila eh. Kahit papano, pero Magnus naman. Baka sakali kasing... Nagabang lang ako ng ninong dito eh. Uy, ano syempre, meron? Syempre, alam mo na. Nagugutom ka na naman? Ay, alam mo naman. Ilang games tayo rito, baka maya. Baka naman. Baka naman, yung mga ninong namin dyan. Makagising kayo ng madaling araw dyan, oh, Nino! Tumising naman kayo. Jollibee, Starbucks. Oy! Earthshaker, binigay na naman dito ng TNC and Gambit. Isa sa mga signature hero daw yan, XS Vampire. Ayun na nga din. Tsaka kasi baka kunin din kasi ng TNC dito, uunahan nila. Ganda rin naman kasi talaga pinakita ng Earthshaker kanina. Yung mga feature block niya, yung rotation, especially yung kanyang Echo Slam na di mo alam kung saan siya nakaposisyon. Siyempre, mahilig yung TNC sa mga biglaang labanan. Yes. And Earthshaker, isa sa mga pang-counter and pwede rin mag-initiate talaga. And siguro kanina talaga na maganda yung Echo Slam na itong Earthshaker kasi hindi panlaban yung gamit ng TNC. Yes. Gusto nila mag-farm at mag-farm pero naku po! Nilabas na! Galit yung Night Stalker! Pero handa yata rito yung Gambit Esports and isang mabilis din na pick dito ng Beastmaster. Ang tanong, carry ba yung Night Stalker again? Ay, na nga. By Gabi or hindi? Pero ngayon tingnan natin kung mag-work pa rin yung Keeper of the Light. Dahil kanina, hindi ganun kasi yung ano nila eh. Yung etong Keeper of Light, hindi masyadong nag-online. Pero ngayon, ako gusto ko nila. Na to. Kumbaga, bibigyan na nila ng matinong laban yung Gambit dito sa game number 3 natin. So, good morning, Shalalo, pa shoutout sa akin. Sabi rito ni Patrick Jervy. Yan. Wala pa tayong mga ninong dyan. Oo nga, yun niya, sabi, gutom na ba kayo? Sabi ni Forks, Rugs, yan. Ay, naku, alam mo naman yan. Gutom kumain na talaga. Kayo, sabi niyan. Tingnan natin. Mamaya po. Ito, Grimstroke, binanan rin dito ng TNC. Mga, tama yan, magandang pang-combo. Tama. Dito sa Beastmaster. And tsaka nakita naman natin kanina, eh. No? Grimstroke, sabay laso ng Batrider. Talaga namang ubos. Ang patipanto boss ng TNC doon lagi. Ang hirap din kasi. Plus, nauunahan sila. Kung nakuha na naman niya ng Gambit, yung combo na naman dito ng Gambit, baka yun, no? Mahihirapan. Puyatan na naman! Ayan, shoutout po sa lahat ng nanonood at naman pa nanonood, no? Grabe, oo. Kaya make sure na share nyo na po yung ating live stream. Oo, sabi dito ni Peter, ano, taas-taas mo mabahagya. Binabalikan. Guys, prayers for my board exam bukas. Sabi dito, shoutout pala kay Peter Gilly. Oh. Yun, no? Shoutout sa'yo, pre. Good luck sa iyong exam. Marami po salamat. Baka mag-Ember mid na naman yung Gambit. Sana maban. Ember is the best hero na itong si GPK. Pero shoutout din kay Ronel. Yun. Ayan. Adorasyon. Yan. Shoutout sa inyo mga sir. And nakita naman natin kung paano siya mag-Ember kanina. Talaga naman legit yung kanyang Ember. Diba? Hindi naman na basta-basta Ember lang. So, yun. Shoutout po sa inyo. Gutom sa panalo si Tims, gutom sa sakyan, ipanalo na yan, sabi. Gutom na rin si Alo. Gutom na rin ako, guys. Hindi, guys, maiusipon ko lang talaga, runny nose. Hindi, masarap ata ngayon mag-SB talaga. SB gabi, sakot-sakot na lalabunan ko, Diyos ko. Mag-ano ka? Tsaka, sipot ko. Eh, shoutout pala dito kay Denise. Tingnan nga natin yan, sinipin na natin yan. Si Denise, isip, yan. Yung sipon ko, tingnan mo naman, no? Yung ko. Sorry na. Uy. Yun, cute naman ang anak ni ate. Na-stock agad ni, ano? Ayos. Ni Goya mo, Alo. Ayan, na-shinare niya rin yung ating lives. Yun, shoutout sa kanya. Sa pag-share, galing. Okay. So, shoutout po sa inyo. Bottom, baba mo, scroll down. Baka may ano na dyan. Magandang balita na yan. Yun, ano?
anyari sa ilong. Ganyan naman talaga yung ilong niyan eh. Oo nga. Yan ang mahirap pa pag pango yung ilong. Pag konting sipon lang, eh, nabarado na kagad. Diba? Hindi na pahinga. Oy, Merana naman ni Teams. Naku po. Nilabas na rito mga sir. Parang tagal na ulit nila dipinik yung Merana. Oo nga eh. Madalasan kasi, iba na yung mga hero talaga ni Teams eh. Diba? Kukulangan niya ito sila sa disable. Uy, na naman dyan. Boss, hello, pang midnight snack nyo, nagbigay dito ng 1-2 stars si Romulus. Sayang, dapat ano lang, no? Kasi hindi namin makakuha kagad yung stars na yan eh. Kala ko naman, sasabihin niya kagad, ilabas TD mo! Ilabas TD mo! Wala, di pa nilalabas yung TD namin. Mamaya siguro, di pa papasok para sa TNC mamaya, sabi rito ni Kyle Schofield. Uy, shoutout sa'yo, pre. Boss, hello, kailan next laban ng Badmanatics? Bukas po. May promotion na tayo niya, di ba? May promotion na kami niyan. Nandiyan na ba si KBB? Ang laban bukas, isang best of one, Idol Shuk-Shuk, and then, Badmanatics versus Genius Hunter. Ano? Monday? Bukas! Sige. Mamaya na! Mamaya na pala. Yung tsagad yung bakbakan natin mamayang gabi, ha? Maganda, di ba? Ito, third pick naman ng Gambit. Oh, Leech. Yung kanilang pinili. And instant pick. Naga Siren. Hindi na kami nagbibiro. Kahit may air shaker, wala kaming pakialam. Tsaka kita mo naman, nabasa rin kasi ng TNC Predator na gustong-gusto ng Gambit na kumumit ng teamfight eh. So ay, ito, pan-third na round nila. Ang tanong ngayon, pwede kasi si Gabi mag-Naga Siren. Pwede. Pwede si KP mag-Naga Siren. Pwede. Ang tanong, pwede sino gagamit? Ayun na nga. Oh. Na pero, hindi mabasa ngayon dito ng Gambit kung carry by Naga Siren or offlane Night Stalker. Which is good. Oo. Nagbayad para sa TNC, reward ko sa sarili ko, boss, alo, sa pagka-graduate ko sa CE. Uy. Yoro, civil engineer, tama. Shout out sa'yo, pre. Congrats. Papansit ka naman. Laba tayo dyan. Oh, fourth pick ng Gambit. Nag-aabang tayo rito, mga sir. Ember Spirit is banned. So, I think Gyrocopter, ban din pala. Ano pa ba yung mga hero against Naga Siren? Maganda. Ember Spec? Spirit, Spec? Pwede. Spec is good? No? May Night Stalker? Parang mahirap, ha? Strike? Strike na lang yata? Mahirap, eh. Parang kay Naga Siren. Barag siya nun, wala siya magagawa. Parang hirap, ha? Magnus, wala. Nakaban yung Magnus. Na. So, ano ba mga maganda? Checkmate na naman yata sila dyan. Pak! Leshrac! Yan! Good hero yan! Dapat ganyan, no? Good hero yan para dito sa Gambit. Kaso, pag siya naman ay natalunan ng Night Stalker sa harapan. Patay! Plus na kapag BKB na yan, patay! Oo, tapos talaga ang dodge. Hindi siya makapag-skill man lang. Core Leshrac yata ito. Let's see, oh. Sa tingin ko, carry Leshrac. Pero ang hirap niya, no? Pag kahit ka ba, kahit sino makatapat niya sa Night Stalker na Naga, kaya niya naman ang lane-an, di ba? Yes. So, tama. Ang maganda pa dyan kasi, pag itong Night Stalker, BKB lang naman kailangan yan, eh. So, Merana, binalance lang talaga ni Teams kasi alam niya yung Earthshaker laging kumagank sa mid. So, pwedeng-pwede yun. Sabayan niya nalang Earthshaker. So, may kill potential sila kapag tinamaan ng pana. Ayan, shoutout po sa lahat na nanonood. I-share nyo na po yung ating live stream. Ayan, habang yung ating nose dyan. Ay, wait lang. Magpipicture lang ako. Ipipicture ko lang. Pang-picture lang. Dapat ganyan. Dapat mag may isang smile naman dyan, Shola. At ganyan, oh. Wait lang. Pipicturean ko nga, eh. Ay, naku. Okay. Last ban ng TNC, Bloodseeker. Maganda. Hero talaga nila yan. Boss, hello. Pabati naman GF ko, si Leslie. Nagtutupi ng damit habang nanonood ako ng laban ng TNC. Napakalupit mo naman. Tulungan mo naman siya. Oo nga, tulungan siya. Puro nood. Oy, pero nagbigay din si Ronel adorasyon. Di ba talaga lupon? Nakakawala ng stress. Ayan, shoutout kay yung Boss stress nyo na pupunta sa amin eh. Pero Juggernaut, ha? Pinili rito ng Gambit and Instapick. Templar Assassin, gigil na. Itong TNC, so Comfort Heroes ng TNC ngayon to. Gambit, ginalit nyo na. Ito na, ang bawi ng ape. 20 lalabas minutes na naman. Lalabas ng Phoenix dito. Oo. Para may amas na yata si Alo. Hindi pa naman, wala. Sito yan eh. Nakadalawa lang kami. Nakadalawang sito lang kami. medyo pagod lang kasi galing sa ESGS. Sipag mo naman po. Tatlong oras sa kalabaw, tatlong ano.
Ano yung kanta ni Donnie na yun? Tatlong oras sa Kalabaw. Walong oras sa van, tatlong oras sa Kalabaw. Parang gano'n natin. Basta De, ako, pag nakapagkape ko, goods na talaga ako eh. Nag-aabang lang ako rito eh, sa mga titi ko eh. Titi, dapat ilabas ang titi, wag stars, no? Oo. Ilabas ang titi! De, okay, baka si Kuya Nick, mag-aabang lang tayo. Pag ako, nakapag-starbucks ako talaga, buhay na naman ako. Starbucks at lalabunan, Starbucks. Dapat ganun talaga ako. Jollibee na lang. Hindi. Palag-palag. NS daw ni KP and Gabby yung magnanaga siren. Ayan na, nagbago na. So, at least, late game potential with the naga siren. Sobrang laki. Pero, tingnan mo, kapag ang daming pwede yung bubus kay Gabby dito. Oh. Earthshaker. Pero, makikita mo naman ngayon sa TNC na kahit yung nice talker, hindi lang lagi carry yan. Yun naman. Diba? Pwede naman pala. Pwede naman mag-out. Pwede naman mag-out. Ano naman kasi talaga yun eh, diba? Sila parang kay teams ay kay Gabby ko lang lagi nakikita yung carry net so pero usually offline siya eh. So game na po tayo mga sir, yung momentum po tama yung isa nating tropa rito na napunta rito sa Gambit kasi siyempre pinugbog namin yung TNC, yun ang naiisip ngayon niya, kaya naman natin eh, di ba? Basta perfect game yung ginawa nung ano doon nung Gambit, perfect na perfect yung kanilang galawang kanina, pero ito para sa region side natin yung TNC March yung gagamit ulit dito ng Keeper of the Light. Teams naman on Mirana, Armel. Magta-Templar Assassin dito mga sir. Gabby on Naga Siren and then off lane Night Stalker para dito kay KP. Side naman ng Gambit, Lich, FNG, Lashrock, GPK, Juggernaut, Dream, Earthshaker, X, Vampire, Beastmaster ni Shaklo. And ayan na po yung game number 3 natin mga sir. Ang tanong, kanino kayo papabor? Gambit ba? Or dito sa TNC. Yung lineup ha, siyempre alam naman natin TNC talaga tayo dyan. Pero in terms of lineup, siyempre baka mamaya may trip nyo pala yung lineup dito ng Gambit. Sinangarin. Pero kita mo naman ha, siguro kailangan lang ng mga BKB dito ng TNC. Naka-apat na siya ron ha, pero oh naku po. Oh my God. Yari ata siya rito. Tingnan natin, March. Ano ang kanyang gagawin? Blinding light kagad. Oops. Pero na-slow siya dyan and pwede siyang ikutan. March. Abutan oh ba? My God. Yung stun. Hindi tumama para dito kay GPK and March. Another slow. Inikutan na siya rito. March mamamatay and first blood nabigay niya dito kay Dream. Masyado, pahamak. Yes, masyado malalim din kasi positioning niya doon. Plus, ang bilis niya mag-cooldown ng skill dito ni Lich. Oh, pero tigdala mo na naman yung bounty sa may bottom lane. Ito yung magkasama. Earthshaker and si Shaklo. Oops. Pero bawal to sa tournament dati. Dati lang. Nagbago na. May mga tournament ako nakikita bawal itong ginagawa na ito. Saan ba yun? Yes, ano nga tayo? Saan? Yun? Basta meron. Meron ako nakikita sa rulebook. Sa TNC. Rulebook ng TNC nakita ko. Parang ganun bawal. Okay. TNC Cup ata. Yun. Pero sa gitna, ay, nakakabang itong si Lich. Hindi na. Hindi na. Okay na. Magkatagalan din kasi. Oo. Nagpapadala na ata. Nakapagpadala na ata para kay Templar Assassin. Oo, ayan dito sa may bottom lane, tingnan natin, Shaklo. Shaklo. Earthshaker, yung kukuha rito ng creeps. On the top lane naman, KP and March yung magkasama rito. Dream and FNG naman, yung magiging katapat nila. Wala si Teams. Ay, tamang normal lang. Papana ba? Mukhang hindi. Yan eh, kasi gagawin ni ex-vampire dyan eh. Plati may ano rin kasi to. May boots din kasi ito si ex-vampire. Kaya ang best na rin maglakad eh. Oo. Pero maganda naman yan, kapag gumawak naman dito si Team Summit, kaya nila napatayin si Deshrock. And maganda naman kasi ito naman si Gabby, meron naman siya rito mirror image na yes. Pwede tumangke sa mga damage ng creeps. Yes. At the same time, konti lang naman sa mana. So 70 lang sa mana yan, no? Oo, tsaka kapag ginakat yung creep wave dito ng Earthshaker. Oo. Magsama na mag-feed si March katulad nung last game. Ginagawa niya ibang feed. Para lang mabigyan ng space yung tatlong nag-farm na core. Pwede. Nag-gets ko naman siya doon. Kaso nga lang. Nasa sobrahan. Hindi naman sa sobra. Talagang ganun talaga eh. Yan ang magiging role niya eh. Problema lang talaga. Pag namamatay siya, namamatay din si DK. Na dapat siya lang yung namamatay. Problema kasi nakabang na kasi tayo yung Gambit. Pero ito sa bottom lane, nadaging dalawa yung lane po mga sir. Ito po yung isang lane. And then nandito yung isa. Shaklo, tingnan natin kung ano yung trip niyang gawin dito mga sir. Wala, tatangkay niya lang yung damage. Sa may gitna naman, Armel.
Tinamaan ng stun. GPK, may second skill niya pero hindi ginamit. Sakit din kasi alayinin dito. Naku po! Oy, mantika na siya ron. Makancel yung kanyang salve. Buti na lang, nakapag-refract siya. And let's see, matutusok ba siya ni Armel dito, mga sir? Oh! Wala na yung kanya refraction. Pero na, may invisibility sa top run, ha? Oh, op, mantika na siya tamahan ng stun. Deny by Armel. Pinapaulan na niya ng deny itong si GPK. Uy, sakit na, no? Isa pa. Uy, one tinamaan. More. Pero, oh, courier, nice one by Teams. Very nakuha niya yung courier na merong healing salve. May salve ba to? Wala. Wala. Nako. Pwede, mapaforce talaga siya na makauwi talaga dito. So, ma-XP ni Templar Assassin yung mid lane. Hindi pa niya inintay yung 3 minutes so, para lumipad yung kanyang courier. Sayang naman. And mapipilitan niya po siyang mag-back muna dyan habang si Armel ay nag-farm dito. Pero delikado ito maganda. Yan, may sentry wards. Ay, merong envy. Ito si X-Vampire. So, pwede ma-setupan talaga ng kill. Ngayon, si sa gitna, itong si Armel. Plus, wala din kasi siyang vision. So, hindi niya nakita kung ano yung nakuwang rune. Oo. Naku, ito. Pagkatapos ng refract na itong si Armel. Naku, delikado po na to. Oh my God. Ayan na. Nawala na yung refract. And the fissure is there. Another follow-up stun by GPK. Ito na yung Diabolic Kidic. Armel, pana! Delikado, tinamaan ang pana yung Earthshaker. Steve! Pero Armel, refract! Mamamatay ba? Nakapag-refract pa and buhay pa si Armel. Oh my God. Muntikan lang. Ayun na nga din eh. Sabi ko na nga, pag etong si Teams sa kanya Mirana, makakagank din siya sa mid. Kasi Earthshaker talaga, hindi niya nilulubayan yung mid. Kapag may Earthshaker yung Gambit, automatic nakadikit siya sa mid lane. Oo. Pero naka-the-words naman ng words itong si X-Bumper dito sa may bandang rune side. Ito na naman. Itong Earthshaker sa mid lane. Oo, bumabalik na po siya rito. Pero yung stun niya hindi tatama. Ayun na. And X-Bumper, op, gustong pumisure. Pero hindi. Ayan na naman yung magandang nangyayari sa side ng TNC, ha. Yes. Maganda yung lane ni Gabi. Nakapag-farm siya. 1v1 against dito sa may Rex Beastmaster. And then, maganda rin yung lane ni KP sa top lane. Yun ang pinakamalapit dyan. Ayun na nga rin. Kasi nagiging to... Ano natin eh, 2v2 na sa mid lane So, tingnan natin, Gabi. Double raid ban pa lang yung kanyang item. Ang hirap din kasi. Na may sakit. Bobo ka kasi, hindi ka uminom ng gamot. Uminom ako gamot? Talagang ano, every pag end up naman, nagkakaroon ako ng sakit. Ay, maganda yan. Every end up naman din, pupunta ka ng ano, hospital. Diba? Gastos din, guys. 5 minutes. Nakakuha yung bounties. Tig dalawa. Ito pa isa. Ay, wala. Wala. 1, 2, 3. Pero FNG, nagiging aggressive na siya ngayon. Dito. Oh, tingnan natin ito si X-Dream. First night time, nandito si na rin. Pwede siyang panain, pero may ikot. Op. Ay, talon. Ayaw ni Tips. Okay na raw yan. Pero kailangan naman din na maka... Pwede naman i-cut ni Creep Wave dito ni Gabi. Yung karoon ng ginagawa niya kapag may magandang vision. Kaya niya itong harapan eh. Kaya niya harasin ng ganyan. Kaya din niya i-cut yan eh. Oh. Kasi mahihirapan din nito si Shaklo eh. Shaklo. Wala rin siya mana. Ma-force talaga siya na makapag wild axe eh. Para mawala yung illusion dito na mirror image ni Gabi kahit o paano. Kita mo naman yung Earthshaker. Nag-i-stocks. Rexstar po, Dota 1 Beastmaster. 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 Oo nga pala, baka hindi na lang gagets ng mga Dota 2 boys na lang, no? So, si Beastmaster po, si Rexstar po yung dati niya pangalan. Pero tingnan natin, Teams, ha? Nagbago malalim na. Malalim tong Quest 1 ni Teams ito. May lip naman siya dalawa. May TV ba siya available? Meron naman din. Meron naman din. Pero nakaabang lang talaga. Gusto nilang... mabigyan. Yes, ito yung Juggernaut sa likod, no? Pag tinamaan ng pana, pwede pang mamatay. Ay, naku, nakapag-healing ward pa. Oo. Ito na nga! Normal ni Teams yan. Ayan na, ni-normal ni Teams. Okay na ako dun, sabi ni Teams. Abang-abang na lang ulit ako sa may likod. Tsaka pwede siya makapag-drop ng magandang obs dyan. Pwede kasi nga eh. Kailangan ng mana eh. Uy, nakita siya obs. Ah, kakat niya lang yung creep wave. Pwede. Uy. Grabe naman ginagawa ni Kuya mo, Team Sito. Delegado pa siya ata. Back! Yan. Wala siyang leap. Meron, isa lang. Meron. Eee! Naku. Teams. Pinipakebok pa siya dito ni GPK, oh. Oy, sinundan na siya lahat. Leap! Fissure. Stun. Ginamit na sa kanya. And patay.
Itong si Teams. While on the top lane naman, KP nabigyan din. Dalawa kagad. Ayun na nga. Mukhang yung momentum ng Gambit tuloy-tuloy. Pero hindi pa naman tapos. Kita mo naman, nakakapag-stocks naman dito si March. Plus, pre-farm naman si Gabi sa bottom lane. Ngayon, tingnan natin anong trip dito ngayon ng TNC. Ayun na nga. Huwag lang maspata ng Gambit. Di ulit sila lamang masyado, ha? Saktuan lang, ha? Pag ganyan mga hero, no? Oo. Pamuntigan. Pag mga ganyang hero talaga, yung pambakbakan, kailangan inuutakan na talaga ng TNC yan eh. And page boots naman para sa may Beastmaster. Yan na yung kanyang mga item. Umaangat na. Siguro kailangan ng TNC dito yung ginagawa nila kanina, yung mga early tower push. No? Oo, mga objective talaga na kukuha. Doon sila malakas eh. Yung umpisa pa lang, tinitignan nila yung mga tore. Pero kasi ang hirap eh, Merge Shaker, na yung Global Presence Merge Shaker, lahat ng lanes. First item nga niya, mag-dagger siya. Ganyan din eh. Ganyan ako mag-earthshaker. First item. Bobo ka dun. Hehehehe. Kasi mayaman kasi ako mag-earthshaker eh. Kanya-kanya ka dun. Ano, mana boots saka ano ako eh. Mana boots. Ay, hindi. Nag-ano ako. Hindi, maganda kasi blink tagger agad. Para wala pang 15 minutes, makuha mo na agad yung blink tagger. Napalip na. Another leap by Tims. And wala siyang TP dito ha. Baka mahabol na Shaklo yan. Shaklo. Nag-transition na rin sa bottom lane yung Juggernaut kasi pwede nila na ma-push yung baba. On the top lane naman, ito yung kailangan nila i-push. And KP, magde-defiance muna siya rito. Oop, may TP yung Beastmaster, ha? Dami niya tatang kanina skill eh. May Chain Frost, may Echo Slump, lalo na rin dito kay Lashrak. Oh, well, Gabi naman, on the top lane, tingnan natin, babasag talaga sila. Sa bottom, nandoon naman yung Leshrac to push this tier 1 tower. Pero teams ready to defend. Kaso, nandiyan din sa likuran. Eh, sakit! Aray. Ay, naku, isa pa leap. Naku, na normal. Buti na nakapag-bote siya, pero Dream nandito. Naku po. Uy! Nakita at tumalon. Ito si teams. Tingnan natin, wala na siyang TP ngayon. TP out. Makakancel ba yung kanya? Uy! Hindi. Okay, buying time lang, pero, at least. Pero, trade. Oo, pero naku po, eto yari. Si Shaklo. Oo, oh, ultimate time, by KP. Delegado. Pero out na lang muna. Sobrang slow yung alaga ni Beastmaster. And naipag pa niya yung kanyang ultimate doon, ha? Pero Armel naman, on the middle lane, walang kalaban, creeps lang. Grabe. Pero okay na yun, masisikyo naman sila ng mga objective, delikado. Gagi, sobrang aga nung dagger na itong Earthshaker na ito mamaya. 10 minutes pa lang may dagger na ito. Maganda kasi yan eh, yung potential dito ng TNC. Oo, tingnan natin ano ang gagawin dito ng TNC. Napakaganda blinding light by March. Pero madedun na yung middle tower dito. Ayun nga siya, sabi kayo, kapag maaga yung hindi ganun ka-early na makakapush yung TNC dito. Matatakot sila siya. Pang ilang game na po ito? Pang game 3 na po mga sir. 1-1 po yung score natin. Yung mga item, ito po yung mga item. Yan. Uy, dalawa. Grabe ka naman. Bigay mo isa. Matagal cooldown niya. Baka binili niya lang tapos ibibigay niya. Pwede. Masyado siya mayaman pag ganun. And tingnan natin, GPK pala. Mag-UU Scepter siya rito. And KP, siya yung pupunta sa gitna. Habang yung dalawang core na carry, eh talaga naman nag-farm lang sa may neutral. Oo, kailangan na kailangan din kasi dito ng ni Armel eh. Kasi hindi din sila na makaangat, so kailangan nila mag-share sa neutral creeps nila. Oo, bumabasag pa rin dito ha. Bumabasag kita pa rin dito ha. Kita may vision ng ano, Gambit oh, kitang-kita oh. Ang ganda ng hook. Oo, kitang-kita nga sila rito. Ano? Ayan o, inaano nila, piniping nila din si GPK pero konti na lang yung buhay ng tore dito mga sir. Tingnan natin, de-depensa ba yung TNC? Mukhang hindi. Dahil Gabi still farming yung kanyang item. Ano yung kanyang item dito? Okay. May dagger na si Armel. And then Yasha para dito sa may Naga Siren. Yasha lang yun, tapos mag-defusal lang. Pero dagger na po itong Earthshaker. And gusto nilang mambigla. Pero tinamaan ang pana si FNG. Roar! Gagamitin ba? Hindi ginamit yung Roar. Nung Beastmaster. Pana! And nag-aabang tayo rito ng aggression. Pero yung Earthshaker ha, meron na pong blink dagger yan. Matitake naman ni Armel yung tier 1 tower din sa mid lane. Binibate so well played. Tier 1 tower. Plus nakakapag-farm din si Gabi. Pero yun lang, na Omnislash.
ni Juggernaut itong si Teams. And let's see, ikot TP out lang yan. Wala na sila pang cancel, mga sir. Ayun na nga ginagawa ni Gabi dito. Sa neutral clips na rin ang gamit na nagpa-farm. Pero kailangan niya na mag-ingat kasi may magandang vision yung Gambit dyan. Pwede siya mas patad. Oo. Oh. Armel. Ay, Gabi. Tingnan natin ha. Konti lang yung mana niya. Wala rin siya rito point sa ano. Eh, 4, 4, 5. Ay, may isa siya. May isa siyang hindi nilalagay. Level 10 siya. Ay, hindi. Ito. So, wala pa siyang song, ha, mga sir. Ayan na nga, slam. Yung Echo Slam ginamit na rito. Okay. And Gabi is down. What a play coming from Gambit. Ayun na, may vision din kasi talaga siya. Inabangan din na alam na nagpa-farm doon yung pero, siren. At least, nakita na natin yung dagger ng Earthshaker. Plus, nagamit yung Echo Slam. And itong Chain Cross. Pwede naman sulitin ngayon ng, ano, ng TNC yun. Dahil may Blink Dagger na rin dito si Armin. Pero tingin ko, farm na lang muna. Magiging farm, mag-gaming tayo. Mga 16 minutes siguro, Dagger Deso na si Armel dito. Isa na lang eh. Konti na lang kailangan nila eh. Okay, pero bukas po ang games natin sa Bad Fanatics. Ayan, oh, meron tayong 7 PM muna. Shuk-shuk-shuk Rangers, saka okay. Idol Spirit pagpapatuloy. Game 3 na po yan. Kung sino man nanalo dyan, syempre, panalo. And by Bad Fanatics versus Genius Hunter. Sabi nung isa, ako. Ang utak at captain ng Genius Hunter. What the fuck? Utak. Utak? May utak ba? Genius Choker yan, guys. O, kita nyo naman. Genius Choker. Bukas, malalaman nyo po yan, ha? Ito, si KP, mag-ano talaga muna siya. Mag-pipe muna siya. Na-slow. Si FNG, ultimate ginamit na rito ni KP plus the silence. And patay yung leech. Yun, na 200. Naging 200 siya bigla. Ayun naman ang maganda sa TNC. Dalawa mo, yung core nila. Oo, sa isipin mo, dito yung Naga Siren sa may taas na nagpa-farm. Yes. Habang sila, dito sila kumukuha ng farm. So, napakalawak ng pinagpa-farman dito ng TNC. Oh, pamparami. And GPK, tingnan natin. Aray, sabi niya. Oo, pero alam na ni Gabi na may vision doon. Kasi kanina pa siya nakikita doon na nagpa-farm eh. Pero kalma na lang muna yung night time dito si KP. And grand finals po ito, yes po mga sir. Maganda kasi yung mga hawk din dito nung Beastmaster. Oo, siyempre. Nagibigay lang ano yan eh. Para atagal pa ng cooldown, no? Oo. Kahit pa paano. Ayan o. 1-1 na po yung score sa mga kakadating lang. 1-1 po. Nabigyan tayo ng game number 2. Maganda yung performance ng Gambit doon. Durog talaga. Tingin ko. Naka, kumbaga may farm pero alam mong napapatagal lang yung laban pero hindi walang chance manalo. Oo. Pero ito na, uminahon dito yung Gambit kasi alam nila na wala pa available na Echo Slam. Pero ngayon, night time na pwede silang pumalag. Tower lang muna siguro yan, Gambit. Hindi naman basta-basta rin tong Gambit. Kita nyo naman yung Alliance kanina, naka-comeback nila. Napakaganda na lang team fight. Doon sila lumalamang lagi sa team fight eh. Sobrang lupit mag-team fight. Nang Gambit. Lalo na pag magda-defend sila. Tuloy-tuloy yung momentum na pagbigay nila ng pagbato nila ng spear sa kalaban. Manta style completed na para kay Naga Siren. Ayan na, papalag na rito. And pipe naman completed para kay KP. Tingnan natin ha, kung magkakaroon na ba ng engagement. Desolator. Desolator naman, almost 16 minutes para kay Armel. Napakabilis ng kanilang mga item. Parang at ngayon, online na yung kanilang hero saan sila patungo. Ito, Juggernaut naman ha. Meron siya ritong Yasha and Drums going for Maelstrom. Pero nag-aabang na naman siya rito kay Teams. Sa may likuran. Buti na lang hindi siya doon tumaan and ikot. TP out. Yan ang kanyang gagawin na naman dyan. Oo, pinaflow niya lang yung creep wave dito. Mag may Maelstrom siya. Ano? Pero, magkakakitaan dito pagkabi. Ayan na. Nahuli na kagad yung leech. And one hit delete. Tapos ultimate dito na ito si March. Shaklo Delegado. One hit delete ulit. Oh! Walang yaka. Matay. Double kill para kay Armel. Mid lane pwede na lang mapush plus yung top lane tower. Oo, and Naga Siren ngayon. Going for Diffusal Blade. Pero bottom lane naman. Dream, pumupush dito sa may bottom. And wala siyang kalaban, kundi creeps lang. Pero Roshan, yun yung goal dito ng TNC. Hindi kayang dumipensa or hindi kayang i-contest dito ng Gambit yung Roshan. Ayun na nga din eh. Mahirap eh. Kailangan na lang na i-flow dito ni Gambit yung bottom lane. Kahit na wala din itong si Beastmaster. And Aegis, binigay nila rito kay Templar Assassin. Hindi po ako, ano...
na ano na talaga. Masakit na yung ulo ko. Kanina pa ako gising umaga. Ayun na nga din. Nandiyan ba si Kuya Nick? Starbucks yun? Starbucks? Starbucks? Hindi, mamaya. Mamaya. Mayintay tayo dito. Nagpasito eh. Wala na. Nagpasito nga pala. Di wala star- na. Dati Starbucks na lang pala pinapili natin. Oo. Nagpasito tayo dyan. Ubus na rin yung sito dyan. 1-5 na yun. 1-5 na yun. Napakalupit naman pala. 1-5 lang. Pero all minutes clash ginamit dito mga sir ha. And teams, wala na po siyang leap. Pero masyado na malalim to. Tingnan natin. Ay, napakalupit. Oh my God. Pero by time lang naman yun. Nakita mo naman, nakakapag-farm dito si Gabi. Plus nakakuha sila ng objective sa top. Parang oh, pero okay kailangan lang. Nilang mag-back sa top lane kasi nakita nila na nag-tipi na rin yung, yung Night Stalker. So, Matic, dalawa lang or tatlo lang yung hero doon ng TSC. Kaya silang outnumber rin. Tingin ko, ng, bottom gambit. Lane, kailangan na nila na ma-flow kahit paano eh. Para yung itong jugger natin, hindi po ito napunta sa baba. Oo. So, let's see. Ito na. Makikita natin itong si Beastmaster. Anong kanyang trip gawin? Oh, nakikita sila sa trap. Nakikita oops, sila sa trap. Oops, oops. Nakikita sila sa trap. Nakikita sila sa trap. Wala na, wala na. Ay. Hindi na. Hindi na nila i-contest yan. At least, kahit pa paano yung momentum dito ng gambling. Ah, mag-smoke? Mag-smoke ba? Oh, huli yata si KP. And KP, munti ka lang siya tamahan doon. Ang feature na napaganda, pero hindi. Pwede yan. Kamunti ka na lang. Ultimate by Teams kagad. And puma-farm lang din. Itong si Teams. Ay, paboriyan para kay Teams siya kay Armin. Oy, kita siya rito ha. KP ha, delikado to ha. Nagugulo lang yata oy, niroar kagad siya mga sir. Pero may pana. Tinamaan yung leech mga sir. Ay, nice song. Tingnan natin. Merong silence. Magandang ultimate. Coming from March. Teams, pumasok na rin dito, FNG. Patay. Tingnan natin, nawanit na naman siya rito. And Earthshaker, next target dito ng TNC. Patay. And down, kagad yung Earthshaker na yan. Double kill para dito kay Armel. Humahabol pa sila. Saklo, sang kapunta. Tapong basura. May pang-cancel pa? Wala. Walang pang-cancel. Oh my God, what a play. Paano lang talaga inaasahan nila tsaka yung net eh. Pero okay lang yun eh. Napokus dito ni Gabi yung Earthshaker sa likod. Oo, dalawang support yung nakuha ng TNC doon. And going for BKB ngayon si Armel. Tier 2 tower sa gitna. Binabasag na po nila GPK. Meron na siya rito kaya and meron na rin siya pong yung scepter. Going for BKB and yung setup. Fissure. Meron ba? Dagger out kagad. Walang damage yung scepter dahil sa refraction mga sir. Kailangan na nila makapag-out dito. And kasi meron na pong defusal blade itong Naga Siren. So masakit na talaga yung mga illusion yan. And napaka-importante ng mga mana dito sa mga support and Beastmaster. Na hero ng Gambit. Op, gusto pa nila lumaban. Tingnan natin, KP. Tamang tapang lang. While etong si Gabi naman, farm mag-skip creep dito. Yes. Ayan. Tsaka farm lang din ng farm si Gabi dito. Ang ano na strategy na ginagawa ni Gabi. Oo. Oh, napakaganda talaga. Ay, napakaganda talaga. Ano siya, mag Scuddy, agad? Oo, stats item lang. Yung BKB. Para kay Armel, 20 minutes mga sir. Ito na, tatlong maganda. Item kagad. And BKB pa yung pangatlong item dito ng Templar Assassin. Maganda naman sa side natin. Kapag mga naka-BKB na sila, mahihirapan na lumaban yung Gambit. Oo, manenegate dito ng Templar Assassin. Lalo itong Earthshaker, Leshrac, and then Leech mga sir. Na talagang iintindihin niya na lang. Which itong is good. Itong Omnis Slash na itong si Juggernaut. Which is good. Which is good. Oo. And ngayon, nakahabang tayo rito ha. Night Stalker going for Aghanim Scepter. And up. Nakita natin dito naka drums and error kaga dito. Mamamatay pa yung Night Stalker pero may magandang song. Ay. Oh my God. Buhay pa. Buhay pa rin dito si KP. Ultimate, meron ba si March? Wala po. And nakapag-back pa ito si KP. Save by the bell. Wow. Nagamit yung Omnis Slash mga sir nang hindi namatay ito si KP. Sako-sako rin din kasi follow-up ni Gabi. Oo, nakapag-song agad siya. And Armel. Tsaka makunat-kunat na rin si, si Gabi doon sa teamfight kanina. Naku, mawala na ages na to. Kailangan wala na gamitin. Pa 5 minutes na. Which is na. Good, di ba? Which is bad pag mawala na ages. Hindi. Yung, tama. Pero mid, bottom lane, kailangan na na ipuwersahin na itong baba, ah. Kasi, kita mo naman, wala pang tower na nababasag sa baba. Plus, natatambayan pa dito ng Gambit. Pwede pang may chance pa na makapag-form yung Gambit kahit lamang dito yung TNC. Oo, maganda rin ginagawa talaga ng carry nila to. Pero tier 2 tower sa gitna, basag na. At ayan na yung Aegis.
nag-expire, hindi na gamit ng tama. Tingnan natin Gambit kung ano ang kanilang gagawin. Pero nakita nila rito yung Juggernaut. Oops. Yun nga lang, wala talaga sila ditong pang-disable. And TP out lang agad dyan. Spin TP out, wala silang pang-cancel dun. So yung magiging problema nila mamaya, no? Kailangan nila at least merong bash. Oo. Ito, bash lang nakakapag... Level 25 pa. Level 25 ng Templar. Yun yung kailangan nila rito. Bottom lane, kailangan nila na ma-defend pero mag-solar crest din dito yung Bismasa. Ganda nito ah. Sana all, no? Mahal yun eh. Then, Disha, the Superman. Ayos. Ay, from Tokyo. Yun yun ah. Uy. Si... Jopi yun ah. O si Mackay. Diba? May ano pa signature galing sa TIT na mo. Oo nga. Ayun o. Yun nga, Dendi the Superman nga. Superman, Bobo. Baka kagaling nyo kay Dendi. Bobo ka talaga. Ito, si Armel, mag-ano po siya. Hurricane Pike. Oh, force up si Earthshaker ha. Kailangan ni Earthshaker din dito na makakapag-out kapag masa-silence dito ni Nightstalker. Wala na eh. Checkmate na siya kapag natgalo na siya dito ni Nightstalker. Nakagaw pa nila to. Well played. Para sa side ng TNC, 9K na po yung kalalang kalamangan. Pero 5-6 pa rin yung score natin. Konti lang talaga yung bakbakan sa game na ito. 23 minutes na po ang ating laro. Oo nga, no? Kanina, wala. Puro bakbakan. Ngayon, puro farm. Wala eh. Ano, asahan mo sa Naga Siren. Puro farm lang talaga yung magiging yung laro niyan. Oh, and Juggernaut, kompleto na yung kanyang Mjolnir. Uy, yan pwede so, makapatay. Hindi sila magkukulang dito talaga ng tawag dito, damage. Mabilis na talaga mag-push dito yung Gambit kasi meron sila less shock din. Pero kita mo naman, ang bilis na nakuha ng key item dito ng TNC, nakakuha naman sila ng mga objective kahit pa paano mga tower, naubos na nila. Grabe to, ganito lang gagawin, dalawang blast lang, okay na. Mm. Akin na yan, lahat, sabi. Tsaka kambilis niya na makaklear ng wave dito para kay Beastmaster. Yun na yung lagi kinukuha ng TNC, no? Yung support na kahit na Sigo, mas mabilis siya na makapag-clear ng creep wave. And Leshrac, BKB na. Ito yung good news para naman sa side ng Gambit. At least BKB, itong Leshrac. Di siya maubusan ng mana doon sa Diffusal Blade. Problema niya lang talaga, yung Templar Assassin na physical damage. Wasak siya rito sa death. Si FNG kailangan makapag-scepter eh. Kasi kapag nagtumalon si Templar Assassin sa kanya, one hit lang siya. Kahit illusion. Tingnan natin ha, anong mangyayari? Wala, magiging passive lang muna. Itong bounties 4 sa side ng TNC. Good news, pero nako, alam nila na may dumampot dito sa may taas ha. Naghahanap sila rito. Bottom lane naman, Nightstalker, tinama. Nako, nakita. Pwede siguro pugakan na lang ni Gabi to. Mahusay ito mabasag. Ha. Mahusay itong wards na to ha. Alam nila na ang sentry wards lagi, pinaposisyon dito sa dalawa na yan. Oo, diba? Para dalawa agad yung pwede niya ma-deward. So dito kayo papasto yan. Oo, galing na. Mahusay. Pwede. Ayan, nakakuha kayo ng warding spot ha, sa Gambit ha. Sino nakakaisip niyan, no? Pero sa akin yan, dito ako magda-wards eh. Bakit doon? Tigisa. Sayang. Tigisa na pero patay si Marge doon sa may bottom, sa top lane. Yun nga lang, itong top lane naman, ay bottom lane naman ng Gambit. Pinupush na po. And kailangan nilang dumipensa rito. At ang dedepensa, ayan, dalawa. Sama-sama na sila dyan. Oy, tinamaan ang picture. Alam nila, meron talagang wards daw. May wards daw. Pwede baka ba yun? Kaso, meron daw ako sentry dito. May sentry kami dito. Oo, baka ano nga, chamba lang. Pero kita mo lang, ganda. Sakto-sakto sa Sapa? Observer. Sapa? Yun. Ay, basic. Narinig ka rin talaga. Dalawa yan para pampatay yung creeps na yun. Hindi rin kasi na, ano eh, na nakaka-flow na dito yung Gambit. Plus, hindi na sila, ano, no, iniiwasan na TNC yung teamfight dito ng Gambit. Alam ng TNC kasi na malakas sa teamfight yung Gambit. Oh, and meron ng Glimmer Cape, itong Keeper of the Light, Atims naman. Malapit na ba sa kanyang, ano? Ay, meron na yata. O, hindi muna niya ibubuin yun. Hindi nga muna niya bubuin yung, ano, upgraded puts. Kailangan nyo muna buyback muna siguro. O na kailangan. Pag siya una na patas, pwede siya makapag-pop pa ng MLS niya.
singot pa. Ito. Kakapalman lang eh. 7-5-7 pa rin yung score natin eh. Wala. Tumatumaya ng first tankers dito. Inip na inip na. Nag-ano na lang na matapos na yung laro nang walang first tankers. Hop, tinamaan ba to? Wala. Yata, wala. Pero mayroong hook kasi available yung gamit kaya hindi sila pwede mag-rush na agad. Ito na nga, sinasabi ko. Kita ba to? Kita ba tong hook na to? Hindi kita ng hook. Ay, hindi kita yung ano. Uh-oh. Pag tinamaan lang. Uy, side blade. Ito na yung gambit. Ito na yung gambit. Kitang-kita nila yan. Lamang sila sa vision game. Pero sa likuran, okay. Namatay ka agad yung leech. And buyback. Para dito sa may leech, mga sir. Oh my God. Tingnan natin. May hook na naman. May hook na naman. Oh, oh. Ultimate ginamit dito kay KP. Naku po, lumayo pa siya. And naku, namatay. Ito si KP, mga sir. Pero yung Aegis, nakakuha ni Armel. And so, out na lang muna sila rito. Wala na Omnis Rush yan, ha. Pero, ay, cosplam ginamit na po, mga sir. Dito kay Gabi, ultimate naman. By March, nag-buyback na rito si KP. And Armel pumalag. No normal, normal. Pero bigla siyang naroar, mga sir. Ah, eto na, eto si KP. Pero March will fall. Eto si X-Bapar. Normal. At napatay, Gabi getting that kill. Pero humahabol sila rito. Sino yung kanilang gustong patayin? Eto si Shaklo. Pero biglang lumaban na naman yung Gabi dito. Kailangan niya tumagpak. Pero pinala. Pak! Kamunti ka na. Munti ka lang tumama rito. Pero FNG, makakaligtas pa siya. Sige, Sideblade, wala. Hindi tumama yung Sideblade dito. Pero FNG, hindi na siya tinulungan. And unstoppable para dito kay Armel. May Aegis pa yan. Pwedeng umay grounds, pwedeng umay grounds. Nasaka double damage din si Gabi dito. Wala pa yung Earth Shaker. Pwede na lang na-force na mag-buyback. Oo, kailangan lang mag-ingat ni KP dahil siya po yung nag-buyback dito sa side ng TNC. 45 seconds down itong leech. Dieback po yun. 3 seconds naman para sa may Earth Shaker. Ang problema lang, wala po siyang... Oy! Ako, tinamaan ang pana muna! Mukhang mamamatay ata siya rito pero walang maitos lang yan, ha? Yung Earth Shaker. Oh my God, hindi. Torin na lang muna. And siguro, magsashrine na lang muna dito yung TNC. Ang hirap din kasi, kahit nasusulit dito ng TNC kapag walang Ego Slam, yung Earth Shaker plus yung Roar, di ba? Mga kailangan nila na antayin muna yung ganong skill nila bago sila na makalaban. Oh, and going for Butterfly, ito si Armel. Butterfly naman na. Itong Sinaga Siren. Yeah, mag-MKB ba to? Wala siyang balak mag-MKB, hindi pa niya nakikita yan. Pero pag nakita niya siguro yan, mag-MKB na yan. Oh. Naunahan din siya na makapag-provide dito ni Naga Siren. Pero gusto niya mag-butterfly eh. Oh. Kailangan, maybe aganim siguro para kay KP. Para yung slow, sulit doon sa blinding light. Oh, hindi, inaantay lang. Sabaga, yun na yung next item niya talaga eh. Nagkataon lang namatay siya doon sa solo Omnislash. Ayun na nga din eh. Pero ano naman, kahit pa paano yung buyback niya. Ang laki din na tulong. Tama yung ginawa din ni KP para malayo yung Juggernaut sa may rush pit. Para wala. Sa tingin ko kasi okay lang dito, wala akong vision eh. May glimmer cape siya ni ano eh. Ni Keeper of the Light, 'di ba? Kasi napalayo siya rito so nagkailangan pa ni March lumakad para lang ma-glimmer cape siya. Medyo na mali lang din. Pero top lane dito makakabasag yata yung gamit pero Blink Dagger. Di pa rin namamatay ito, yung Juggernaut. Oh, 6-0 yung Juggernaut, mga sir. Oo, ginagawa lang kasi ni Juggernaut dito eh. Buffalo ng creep wave, iikot lang, mag-TP out. Tsaka play safe siya palagi. Kapag matatapos yung defight, tsaka siya lalabas, makakapag-pop ng ultimate. Let's see kung ano mangyayari dito, mga sir. Ngayong lamang itong TNC and Gambit. Delikado yung kanilang ginagawa. Unti-unti na po na magiging halimaw talaga itong Naga Siren. Kanina, problema lang nila yung Templar Assassin eh. Ngayon, Naga Siren din, sumasama na sa engagement. Mayaman pa. Kita mo na rin. And hindi na basta-basta yung damage niya. Yung dalawang support ngayon dito ng Gambit, itong Earthshaker lalo, mahihirap po position. Kailangan niya na magandang Echo Slam. Ayun na nga hindi yung pwede yung katulad nung kanina, napilit lang. Pero ngayon na mayroon Vladimir Solar Crest na rin dito si Beastmaster. And Aghanims naman para dito kay Night Stalker. Pero March, Delegado, 4-stop. Anyone? Yun, meron. May 4-stop. And Night Stalker, may ispatan nila yung wards dito. Pero hindi nila yata nakita yung nasa high ground. Pero kailangan nila na i-contest yung Aegis ha, kasi mag-e-expire na rin dito. Plus, wala, pakakuha pa lang yan. Mga siguro 2 minutes pa yan. Plus ano din kasi yung Beastmaster. Kita mo yung ginagawa ng Beastmaster dito. Kinakat lang, no? And Courier. Naku.
Namatay pa. Namatay pa yung courier. Buti na lang walang laman. Mahirap eh. Di pa bumibili si Armel dito. 5K na po yung kanyang pera. Tira lang siya ng mga ng buyback niya lang din. Pwede. Double damage. Oy, and song ha? Of the siren. Setup. Wala tong magagawa ata. Yun na nga. Nako, kinulog pa niya yung kanyang tropa. Mali pa yung 4 stop dito. And nako, delegado ngayon dito yung Juggernaut. Pero may ikot naman po siya. Tingnan natin na si Armel. Normally Marvel! Pak! Nako, naroar po siya mga sir. And FNG is down. Pero okay lang. Magre-regen pa yun. Basagin na natin yan. At ayan na nga po, nabasag na po yung third tower dito. Naka-double damage yan si Armel ha. Pwede pa yan. Kailangan na lang nila mag-back dyan. Kasi wala nang night time. Tapos yung Dark Ascension dito ni KP, wala na rin. Oo, oh, wala rin BKP. Pero mayroon rin siya Aghanim's plus early gem. 2 minutes. Kailangan din kasi dito ng ano eh, maka-deward din sila para hindi na makalabas din yung gamit esports. 2 minutes, sana nag-aabang tayo rito guys. Para sa paggabi, or itong ultimate. Sakong-sakong siguro yan sir, ano niya sa Aegis. Sakong-sakong sa Aegis na mag-e-experiment yung kanyang night time. Boss Alo, kapit lang last 3 games. Okay lang naman. Okay lang. Kaya pa. Travel, kompleto na para sa Mainaga Siren. Ito po yung mga item nila, mga sir. Yeah. Travel na rin para kay Leshrac. Kahit pa paano, pwede niya sabayan si Naga Siren kapag pupush. Pwede siya yung mag-defend. Templar naman, malapit na nga yung kanyang butterfly. So, MKB talaga yata dito si Juggernaut. Pag binili niya to, kawawa. MKB talaga siya. Naku, binili nga niya. Guys, kulang sa damage na. Ito na, kukulangin na sa damage. Itong gambit. Kita mo naman. Siguro, lahat naka-butterfly na. Dalawa, oh. Ang gagawin ng ano niya, butterfly din. Wala. Okay. So, matatagalan pa at least, di ba? Na mag-butterfly muna ito si Dream before mag-MKB. Abang-abang sa first 10 kills. Oo, 9-9 yung score natin, no? Nakakakilig. Naku, ang tagal ng first 10 kills. 32 minutes na, oh. Ayan, butterfly na rin naman. Ito si Juggernaut. So, evasion versus evasion. Ang tanong, sino una mag-MKB sa kanilang tatlo? Ah, oh, naka-smoke sila rito. And ako po, pag nahuli na si KP, delikado to. Pero Armel yata yung mahuli. Naroar kagad siya mga sir. Pero may ultimate coming from Mars. Yun nga lang. Wasak itong si Armel doon sa engagement na yun. And back na lang muna. Wala po siyang buyback. 84 seconds down. Itong Templar Assassin. Di niya rin kasi naasahan mag-sold doon sa yung gamit esports. Plus, kung si Mars yun na una-una doon, makakapag-out pa siya eh. KP malayo din posisyon. Wala na rin yung Aegis. Cheese meron pa available para kay Nightstalker. Mm. Grabe naman yung drawing nyo. Oh, nandun. Okay. Nagalit na. Maganda, mabilis yung bigayan ng gambit doon ha. Yeah. Walang Omnislash, walang Roar. Pero may Echo Slam eh. Mabilis na makapag-cooldown yun eh. Hindi naman nalaban yung gambit nila. Makapalag na yung gambit no, galing no. Dati puro bugbog lang. Ngayon nakakapalag na po sila pero tingnan natin si GPK. GPK. Tumatakbo. And so, the Song of the Siren. Setup, Gabi. May ispatan huli dito si GPK. Tingnan natin sino mas mabilis. Ay, tinamaan ang pana. Biglang na-hex pa siya rito mga sir. Pero, piyari ka boy. Sakit. Ang sakit ng damage. Pero mid lane kailangan nila madepend ha. Oo, and wala po rito ng ano ha. Wala po rito ng Song of the Siren. Ito si Gabi. Uy, may big dagger na rin. Yan, ang maganda. Mga poposisyon na niya na maayos na yung kanyang, Silence, Creeping Fear, tsaka yung Earthshaker pwede niya agad talunan or etong si Leech para yung mga bitaw ng skin hindi nakakabosit natin yung fight. So, Roshan, 2 minutes before responding, mga sir. Si Armel, kailangan niya mag-level 25. Maganda yung kanyang meld hit na yan, bash. Para kahit umikot itong Juggernaut. Mababash, no? Oo. Kailangan niya yan. Kailan lang din ginagawa dito. MKB? Ay, maglilinkin. Patagal na patagal yung kanyang item, ha? Pero may hex din kasi. Itong sinaga siren, kaya naman siya maglilinkin. Para wala talaga pakahuli sa kanya. Pero let's see. Paano? Hindi tumama. Ayan na, babasag na nila rito. Yung Rage Rocks.
babasahin na lang nila yan. Talagang kukulitin na lang dito ng DLC. Pili naman sa sunod, pero range lang yung nakakuha nila, mga sir, ha? Uy, ako po, nakapag-creeping gear pa dito. Uy, tatungahan, oh, sabi. Umikot, umikot. Oo, pwede. Hindi. Ayaw. Back na lang muna. Si Gabi, nag-back na rin po. Yes. Ano kaya next item ni Gabi? 2-5 yung ano niya? Bloodthorn. Bloodthorn is the best medicine. Hindi, pangit. Siguro, basher. Hindi, yung, hindi mo basher yan. Yung ano, yung abyssal blade. Pwede abyssal eh. Hindi yung abyssal yan. Oo, kulang sila rito ha. Kailangan mag-ingat. Kailangan nila mag-back rin. Pero Gabi, papunta na. And Roshan, malapit na. 35 seconds. Yan naman yung problema ngayon dito ng Gambit. Laging lang sa bottom lane yung mga illusion. And kailangan dumipensa at least one hero dito. Ayan, oh. Buti na lang mayroon na silang best rock. Plus, pwede din makabakap din. May travel, no? Travel. Ang hirap din kasi dito, eh. Hindi na nakaka-combo yung Gambit Esports dahil yung momentum nila nabibigay sa Will-O-Wisp. Hindi na tuloy-tuloy. Plus, minus one agad yung leech kasi kapag tinatala na ni Armel. MKB, Armel. Yun yung kanyang next item. Pero, after nun, wala na siya masyadong i-idol. Uy, naku po, may naroar kagad dito, mga sir. Eto, yung Balanar. Tingnan natin, makapag-ultimate ba? Sa likod, binulas yung mga support. And KP, nakapag-cheese pa. Pero, Omnislash, ginamit na. KP is down. Yung gem, wala na, mga sir. Pero, ultimate by March. Nako, yari si GPK. And GPK! Akunat! Oh my God, akunat! Ay, nako! Ay, buhay pa rin! Wow! Grabe yung sustain. Plus Shiva's armor. Solar Crest plus Shiva's guard is real. Pero patay pa rin si GPK! Patay! Wow! Wala pa tayo yun? X-Vampire. Sa trap, mga sir! Ala. Hindi naga... Well played! Okay. Uh-huh. Hindi ka mamapatay sa normal, sa trap naman. Kita mapapatay, sabi ni Armel, eh nabigyan din po nila yung Earthshaker to. Kailangan mag-buyback ng Earthshaker. Uy, dito mamay pana ha. Di malupit ha. Hindi, inano niya yung ano, yung Hawk. Hawk. Tama. Uy, Aghanims. Teams. Sino? Sino kumuha? Si Teams? O kaya pwede kay Naga Siren. Dinampot niya lang Teams. Okay na, sa akin na yan. Wala, sabi niya. Na. Alright. Para may pang-burst out din kasi siya para kay Ditch din. Grabe yung ano, kunat nung Leshrac, no? May Frost Armor pa na yun, no? Frost Armor, Shiva's Guard, tapos merong ano, may ganito, Solar Crest. Yung negative armor, parang wala lang, eh. Pero at least, yung trap, na-trap siya ron. Nasundin. Ang sakit din pala na damage yung trap, no? Kahit ano, sobrang kunat. Ano ba kinuha niya rito? Plus 200? Hindi. Movement speed kinuha niya. Pero masakit pa rin. Konting-konti na lang kasi talaga buhay nun. Almost one hit na lang din talaga. Ilang beses na nga na, ano, hindi pa namatay. Wala na siya yung scepter nun. Oop, double damage. Uy, tatapusin na siguro to ng TNC. Para sa akin na, kailangan na nila tapusin yun. Kasi, ang hirap na nito eh. Kahit 26 na kalamangan si Dream, eh. Di pa rin namamatay. Grabe yung, grabe itong mag-carry. Sa ingat, no? Oo. Palag-palag to. Naku po, nakuha pa niya. Uy! Say boot, kala ko. Makukuha pa niya eh. Kapal naman. Parang lumabas na si Pongko dun ah. Ay, nako. Pero... Ayun, oh, well played daw kay March, oh. Kung di niya tinulak yun. Nakuha rin. Ang bisig kasi... Ay, sa kanya na naman yung cheese. Night Stalker na naman, mga sir. Kailangan magkakaroon na naman ng Gera rito. Tingnan natin, Armel with the... Ex-Vampire, ang ganun na position ah. Oo, maganda. Di siya kita rito, pero blink out. Okay. Nagahanap na naman sila. Ito, si X-Bumper. Ayan na, tinalon lang agad. And na-explode. May Meldit. At patay na agad yung Earthshaker. 50 seconds down. Pero may buyback naman po yan. Pwede na naman force na sa double damage din dito. Dalawa yan, no? Dalawang rage melee rocks. Yung pwede na nabasagin dito, mga sir. Tingnan natin, Dream. Dealing a lot of damage sa mga creeps. Armel, naka-frontline nga po dito. Pero kita mo, walang pumapalag dun sa Juggernaut. Kailangan nila ng MKB at least. Sa likod naman, yung mga illusion ng Naga Siren, yung nangungulit. Konti na lang, pero kailangan back. Dagger. Hindi, okay lang. Pero wala silang creep rate, tutuloy pa rin yata nila din. Tutuloy yan. Makukulit kami, sabi rito ng TNC. Oo, tingnan natin. Paano gagawin nyo dito? Ayan, tinamanan na Fail Strike and BKB. Wala meron, pa rin. Taror kaga dito. Okay. And meron patulog. Mga sir, tingnan natin ha, kung ano ang kanilang gagawin. Pero may chain pros eh. Hindi sila makaposisyon na maayos. Tinatamaan sila ng chain pros. Iwalay mo yung isang neutral. Ay, neutral na illusion. Tapos na rin.
Okay, out, out, out. Pero maganda yun, ha? Para sa Gambit, walang song. Yes. Walang pang reset itong ano, TNC. Ihintay nila muna siguro nila na, na mag-CDM, mag-ulit sila kumuha ng T-Fight dito. Plus, meron naman silang backup eh. Itong Willow Wills, kahit pa paano. Oo, GPK with the TP. Out! Na-scan, sayang. Muntikan lang. Wala na yan, teams. Oo. Sayang, sayang, sayang. Yaman na rin dito na yan eh, ni Gabi tsaka ni Armil eh. 29K net worth lead in favor of TNC, MKB completed para dito sa may Templar Assassin. Saktong-sakto yan eh, naka-battlefly na rin kasi dito si Juggernaut eh. And na paano ang mangyayari sa series natin? Woo! Farming! Puro gantong farm. 13-11 yung score. Medyo exciting. Oo, huli. Huli yata to. Tingnan natin, Melt Strike! Ay! Ayan na! One! Isa pa! Tinabala pa na! Isa pa! Best strike! Baka gumising! Patay siya mga sir! And 94 seconds down! May buyback naman. Ito si Juggernaut. Papipilitan siya mag-buyback. Ay na! Hex pa dito yung Earthshaker. And mukhang mamatay with the ultimate. And tinamaan na naman ang pana! Ito si Lich naman ngayon! Oh my God! Buyback! By time, by ano ha? By Juggernaut. So? Meron na naman song dito. 9 seconds sa side of Vice. Si Earthshaker ba? No, kaya ba? Na. Tinamaan! Hindi! Uy! Nakapagmata nga po siya. Pero Roar, ginamit na rito. Nice talker. Magagamit mo yung kanyang cheese. Hindi na kinailangan mga sir. Lumalaban dito si Dream. Sinusuntok niya si Gabi. Pero GP kay delikado yung kanyang buhay. Kailangan oh niya muna mag-back. And TNC. Echo Slam meron pa. Echo Slam. Nag-aabang tayo rito. Mabibigay pa. Ayan na! Yung Echo Slam! Cheese! Oh my God! Baka naman, mama. Baka mama. Baka mama. Bye baka. And wala naman na, ano eh, wala mga ultimate, pwede sila lumaban. Oo, oh, and merong glyph, ginamit na rito, tingnan natin, pumasok na naman, tinamahan na ito! And may panang kasunod, may panang kasunod, nasaan na yung kasunod dito ng damage, kulang oh na ba, napatay, and dive back, yung Juggernaut, double kill para dito kay RTL, and GGE tinawag na, 44 minutes, one game away na lang yung TNC, 2-1 mga sir. One more. 21-11. Malabas na mas si Bungko doon. Kala ako. Maghapon pong nag-farm. Isang clash lang. Tapos ang Dota. That Melt Strike. Setuping yung arrow ni teams. Pinasarap lang. Pinasarap lang. Itong Gambit Esports. Oo. Armel, no? Nag-step up dito sa ating game oo, na to. Sobrang ganda. Natin yan. But Armel, oh. Break lang kami mga sir, break lang. Kasi may game 3 pa tayo, game 4 pa tayo ha. Manood muna tayo rito.